Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Makalipas ang 2 taon, binaligtas ng Simbahang Katoliko ang pagkukrus sa noo ng mga Kristiyano. Sa araw kasing ito, ginugunitan natin ang Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo. Nakamarka na ang panahong ito kada taon kung kailan minamarkahan ang mga Kristiyano ng krus sa noo tuwing Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo. Kuya Kim, saan galing ang abo na minamarka sa ating mga noo tuwing Ash Wednesday? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ito naman ang mga lumang palaspas na ginamit noong 1 taon. Kinukolekta ito ng simbahan dahil ito'y nabasbasa na. Ito'y sinusunog at ito ang ginagawang abo na nilalagay sa noo ng mga Katoliko pagka Ash Wednesday. Isang araw bago ang Ash Wednesday dito sa Nuestra Senora del Perpetuo Socorro Parish sa Sampaloc, hinahanda na ang mga gagamiting abo. Merong mga palaspas na ngayon ay tuyong-tuyo na, pero very limited yung mga ginamit na palaspas last year kasi bawal pa yung mga tao na pumunta ng simbahan. Ang mga natuyong palaspas at dahon, dinasalan muna sa kagandahang loob ng Diyos sa atin at sa kasinunog. At pagkatapos sa palamigin yan, sasalain yan ngayon para mas makuha natin yung pinakapino na ash. From dust and unto dust, you shall return. Ang krus na nilalagay naman sa ating noo ay simbolo ng kamatayan at pagsisisi. At tayo ay nagmula sa abo at pagdamatay, magbabalik din sa abo. Alam niyo ba na may sinaunang gawain noon sa Roma kung saan ang mga makasalanan ay nagsisimulang magpenitensya sa publiko sa pagsisimula ng Kwaresma? Dito binubudburan sila ng abo habang nakasuot sila ng sackcloth. Nang kinalauna ay tinigil lang tradisyong ito, ang paglalagay naman ng abo sa noo ang naging simula ng Lenten season. May ilang nagsasabi na nagsimula ang tradisyon ng Ash Wednesday noong 11th century. Ang simula ng Kwaresma ay simula rin ng pagfa-fasting o pag-aayuno at abstinence o pangingilin. 40 days o 40 araw ang ginagawang pagsasakripisyo ng mga Katoliko. Kalimitang 1,000 lang kada araw ang kinakain on, bawal pa karne at isda na ginagawa naman tuwing Ash Wednesday at Good Friday. Pero sinasabing nagsimulang maging hindi stricto sa nakagawiang ito noong World War II. Ang iba naman, sinasakripisyo tuwing Kwaresma ang kanilang bisyo o maging ang paggamit ng social media. Pero sa Iceland, ang unang araw ng Lenten season, tinatawag nilang Oshkudag. At katulad din ng Halloween, ang mga bata doon ay naka-costume, nagbabahay-bahay at kumakanta kapalit ng treat o candy. Malayong-malayo sa tradisyon natin mga Pilipino sa pagmamarka sa noo gamit ang abo mula sa sinunog na palaspas, nagawa naman sa dahon na palma. Pero alam nyo ba na maliban sa palaspas, meron pang ibang ginagawa sa mga bunga ng palm tree? Ito naman ang palm oil na ginagamit din sa pagpiprito. Na-e-extract ito mula sa kernel at pulp ng bunga ng isang species ng palm tree. Napakabura, pero may mga umaalma sa paggamit nito. Ayon kasi sa mga environmentalists, ang produksyon ng palm oil ang isa sa mga tinuturong rason ng malawakang deforestation sa Southeast Asia na nagre-resulta sa pagkasira ng natural habitat ng napakaraming mga endangered na hayop. Tikman po natin. Pangit. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.